Hello, magandang araw sa iyo. Kumusta ka na? Naku, kumusta po ang buhay-buhay natin dyan? Magwi-weekend na naman, pero syempre kasama niyo pa rin ang inyong nag-iisang Mama Mia para maghatid na naman ang panibagong kwento ng buhay at kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa, pagbangon, pagkalugmok at kung ano-ano pang kwento ang ating pag-uusapan dito sa paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia. And syempre, nais ko munang bumati at magpasalamat sa lahat po ng mga nag-comment, sa lahat po ng mga nag-react, sa lahat po ng mga nag-like, nag-share ng ating mga kwento dito sa ating channel. And syempre, pati na rin yung mga nag-subscribe sa mga bago nating subscribers. Hello po! Ako nga po pala yung boses na inyong pinakikinggan. Maraming salamat po sa pag-hit nyo ng subscribe button. And syempre, dun sa mga dati pang nakasubscribe, sa dati pang nakasuporta na sa atin, araw-araw pa rin tayong pinapaligaya, pinapataba ang ating puso sa kanilang araw-araw na pag-aabang sa ating programa. Hi! Maraming salamat po sa inyo. And syempre, nako, kayo po ba ay na-inspire doon sa story natin kahapon? Ka-inspire-inspire ba ang story na yon? O, nakakainis! Nako naman. Sadyang iba-iba talaga ang gusto ng isang tao sa isang relasyon. Kapag ang isang tao hindi marunong makontento, kahit ano pang kayang ibigay at ialay ng kanilang partner, hinding-hindi talaga yan makokontento. Kung ikaw po ang iniwanan, niloko dahil hindi na kontento ang partner mo sa'yo, wala sa iyo ang mali. Dahil wala naman talagang perpektong tao. Walang tao na meron ng lahat ng katangian na gusto natin sa iisang tao. Closely 80% lang siguro ng mga katangian na gusto natin ang mapapasa kamay ng taong ating pipiliin. Nasa atin na lang yun kung marunong tayong makontento. Kung hindi, ako, hindi na natin yun kasalanan, diba? Anyways, hello po kay Joey De La Cruz. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Pa-shoutout daw kay Cecil Wing, Kuya June, at tropang X-Tray Boy. X-Tray talaga. Ng ELE and EVE Garment. Or L and Eve Garment. Ganun. Hello po kay Joanne Andres. Maraming salamat sa mga taga Agustina. Joanne Andres Agustin from Rizal. Naku naman. Marwin Zell Channel, maraming salamat sa iyong pakikinig. Francis Melgracia, thank you so much. A Molding and Lamination Department, maraming salamat. Jasu Channel, thank you so much po. Ayun, hirap daw magka-LDR. Hello sa'yo. Hirap naman talaga lahat ng relasyon, lalong-lalo na yung LDR. Hi kay Efren Villa Flores, maraming salamat sa iyong pakikinig. Nako, ba't mo nasabi kung kaya mo kaya? Ay, hello, Klinga family. Wala lang naman. Grabe ka naman. Din sa Lumigid, maraming salamat. Judith McGovern, thank you so much sa yung pakikinig. And syempre, kay Raisa Raisa. And sa mga bago pala nating sender, hello po. Maraming salamat sa pagtitiwala. Yung mga hindi ko pa nababasa na mga sulat, nako, abangan-abangan nyo po. Abang-abang lang po. Kasi marami pa tayong ini-edit. Meron pa pong mga nauna na mag-send. So atin yung babasahin, ha? Ay, kay Jenny V. Pineda, maraming salamat. Thank you so much din kay Romeline. Hello sa mga nakikinig over there. At Riyad, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pipay Garcia, thank you so much. Sa mga taga-tagbilaran Bohol, salamat ninyo. Ayan, maraming salamat Riza Carlos. Tita Rowena Tolones at Ati Neng sa Matiktik, Norzagaray, Bulacan. Hi kay Gemeline Tabajero, thank you so much. Josephina, ang ating suki, Marjun Borja, sa RD Balers family, watching habang nananahi. Maraming salamat po. Pagpatahin nyo naman ako ng damit. Charot. Hello po sa mga nakikinig sa atin over at Japan, Hong Kong. Maraming salamat ni Grita Kulayja. Ayan, tama po ba? Jay Ranoy, thank you so much. Rona Castillo,
Jen Yu from South Korea. Hello, Jen. John Malinaw. Maraming salamat. Tez Calixtro Official. Thank you so much sa iyong pakikinig. Lumuntad Belinda. Hi, Madam Belinda. Maraming salamat sa pakikinig mo. And syempre, Baby Jane Ataide from Doha, Qatar. Liza Chen, Kling Family. Ay, kay Chazzy Chai. Maraming salamat. Kay Christine or Christian Nia Christian Amorin, tama po ba? From Manila, Quezon City, maraming salamat. Ang silent listener natin sa Saudi Arabia, thank you so much po sa iyo. Maraming salamat, Jollibee Ferrer. Jollibee talaga. Sa mga OFWs natin sa Taiwan, maraming salamat po sa inyong suporta. Sa lahat ng OFWs natin, kung saan ka mang panig ng mundo, dinala ng iyong kapalaran, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta, walang sawang pakikinig at pag-aabang ng ating mga panibagong kwento. Ngayon naman, isa pong panibagong kwento ang ating pag-uusapan. Kayo po ba'y naniniwala sa woman's instinct? Yun bang kapag may naramdaman ka raw na hindi maganda, pihadong 90% tama raw ang nararamdaman mo. Naniniwala ka ba dyan? Nako, susubukin natin ang paniniwala nyo sa woman's instinct dito lang sa kwento ni Daisy sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Ang sabi nila, ang mga babae daw ay merong kakaibang regalo mula sa Diyos. Ang tinatawag nilang woman's instinct. Ito ang isang bagay na nakakapagsabi kung may mali nang ginagawa ang ibang tao sa iyo. Lalong-lalo na ang partner mo o ang iyong karelasyon. Pero totoo nga bang tama palagi ang woman's instinct ng isang babae? O nabubulag lamang tayo sa isang pag-aalala na hindi pa naman nangyayari. Dear Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Daisy. Isang may bahay sa aking asawa na nagtatrabaho sa isang construction company. Ang asawa ko po, Mama Mia, ay may posisyon sa kaniyang pinagtatrabahuan. Nakilala ko po si Bernie noong mga panahon na ako ay 20 years old pa lamang. Napaka-charming ni Bernie. Gwapo, matipuno ang pangangatawan, at syempre romantiko. Nung una ay may boyfriend naman ako, Mama Mia. Kaya lang, lagi ako nitong pinapabayaan at lagi itong walang oras at panahon sa akin at sa aming relasyon. Si Bernie naman ay 25 years old na noon. Nagtatrabaho na siya. Ako naman, Mama Mia, ay nagbabantay ng tindahan na may kasamang karinderya sa harapan mismo ng building na pinagtatrabahuan ni Bernie. Doon kami nagkakilalang dalawa. Masayang kausap si Bernie, Mama Mia. Noong mga panahon na nalilito ako, kung tama pa bang ipagpatuloy ko ang relasyon ko sa aking boyfriend, ay si Bernie po ang laging nagpapayo sa akin. Siya ang laging nagsasabi na dapat kinakausap kong mabuti ang boyfriend ko. Dapat daw open ang communication namin para walang hindi pagkakaunawaan na hindi naaayos. Naku Daisy, kung sakali man na hindi ka na talaga niya gusto, kung sakali man na may iba na siya dahil wala siyang panahon sa'yo, tanggapin mo na lang. Alam mo, makakahanap ka rin ng iba. Sa ganda mo naman bang yan? Sabi niya. Naku, huwag mo nga akong binobola, Bernie. Hindi naman talaga kita mabibigyan ng discount dito sa mga paninda namin dahil hindi naman ako ang may-ari. Kaya di mo na ako kailangang bulahin. Biro ko pa sa kanya. Alam mo, hindi naman kita binibiro. Sa katunayan, alam mo naman siguro na lahat ng kumakain dito kung lalaki ay ikaw lang naman ang pinupunta. Huwag mong sabihin sa amo mo, ah. Hindi naman masyadong masarap yung mga ulam na luto niya. Kung hindi ka lang maganda, siguro walang kakain dito. Tawang-tawa ako sa biro niya noon. Pero Mama Mia, walang halong biro, si Bernie po ang nagpapagaan ng pakiramdam ko. Siya po lagi ang nagsasabi sa akin
na dapat ay magaan lang ang turing ko sa buhay. Dapat hindi ko pinoproblema ang mga bagay-bagay, lalo pa kung hindi pa naman ito nangyayari. Kaya lang, Mama Mia, isang araw, nalaman kong niloloko pala ako ng boyfriend ko. Meron pala siyang iba at kapitbahay pa talaga nila. Kung hindi pa ako pumunta sa bahay nila isang araw dahil malapit na ang birthday niya, ay hindi ko pa malalaman na may kinakalantari pala siyang iba. Huling-huli ko po sila sa akto, Mama Mia. Nasa loob ng kwarto niya ang boyfriend ko. Pagdating ko sa bahay nila ay walang katao-tao. Aalis na sana ako pero napansin kong bukas po ang pintuan. Legal na naman na kami ng boyfriend ko sa kaniyang mga magulang at mga kapatid, kaya hindi na magugulat ang mga ito kung sakali mang abutan nila ako sa loob. Ewan ko ba, Mama Mia, hindi ko naman talaga ugali ang pumapasok sa bahay ng may bahay. Tinatawagan ko ang boyfriend ko para ipaalam na nasa labas ako. Kung sakali mang nasa loob siya, ay baka papasukin niya ako. O kung hindi, baka tawagin niya kung sino man ang nasa loob para ako ay papasukin. Pero hindi niya sinasagot ang cellphone niya. Kaya naman, Mama Mia, out of curiosity and syempre, dala na rin ng kakaibang kaba na nararamdaman ko nung mga panahon na yun, ay pumasok ako sa loob ng bahay nila. Umupo ako sa may sala. Mama Mia, i-open ko na sana ang cellphone ko para tumawag muli sa boyfriend ko nang may mga narinig akong kaluskos. Hanggang sa mga mahihinang halinghing. Hanggang sa naging malalakas na ungol ng mga ito. Ungol ng isang lalaki at isang babae. Halata mong sarap na sarap sa kanilang ginagawa. Aalis na sana ako dahil ang buong akala ko ay mga magulang ng boyfriend ko ang gumagawa ng milagro. Pero Mama Mia, narinig ko na lang na tinawag nung babae ang pangalan ng boyfriend ko. Hindi ko talaga maipaliwanag ang lakas ng kabog ng dibdib ko noon. Parang wala na akong ibang naririnig sa paligid. Kahit na may mga dumadaan naman sigurong sasakyan ay wala akong ibang naririnig kundi ang mga ungol na yon at ang malakas na kalabog ng dibdib ko. Dahan-dahan, Mama Mia. Kahit mabigat ang mga paa ko ay pinipilit ko na maglakad papunta sa direksyon ng kwarto ng boyfriend ko. At habang papalapit ako sa pintuan niya ay papalakas ng papalakas naman ang naririnig kong mga ungol at ingay. At nung binuksan ko nga ang pintuan, Mama Mia, ay hindi naman ito nakalock. Kitang-kita ko po ang boyfriend ko, Mama Mia. Ang mukha niya ay nasa pagitan ng hita ng isang babae. Hindi agad ako nakagalaw, pero agad akong sumigaw, Mama Mia. Gulat na gulat silang dalawa. Galit na galit yung babae dahil istorbo raw ako. Yung boyfriend ko naman ay kandarapa sa pagpapaliwanag. Ang sabi niya ay pumunta lang daw ito doon sa bahay nila at inakit siya. Pero hindi ako naniniwala, Mama Mia. Dahil kung tunay siyang inakit lang nung babae, bakit ang tagal-tagal niya bago sumagot sa mga tawag ko? Kanina pa ako tumatawag nung papunta pa lang ako sa bahay nila pero walang sagot. Kagabi pa ako text ng text sa kanya pero ni hindi man lang siya nagreply kahit isa sa mga mensahe ko. Kaya alam ko, Mama Mia, alam kong niloloko niya ako. Agad akong umalis sa bahay na yon. Sumunod pa sa akin ang boyfriend ko. Nagmamakaawa, nabigyan ko pa siya ng isa pang chance. Pero hindi kasi ako ganoon, Mama Mia. Hindi ako mapagbigay ng chance sa isang manluloko. Yung papa ko kasi, Mama Mia, ay iniwan ng mama ko at sumama ito sa ibang baba, sa ibang lalaki. Si papa naman sinubukan na magmahal ulit pero ewan ko ba? Siguro hindi na talaga siya nagmahal ng iba hanggang sa magka-cancer siya at namatay na. Yung mama ko, wala na akong balita sa kanya. Ayokong maging katulad ang future ko sa mga magulang ko. Kaya alam ko, Mama Mia,
once a cheater will always be a cheater. Kaya ayoko talaga nabigyan siya ng pangalawang pagkakataon kahit ang totoo ay mahal na mahal ko siya. Kahit ang totoo, Mama Mia, ay handa naman ako na magsakripisyo para sa aming dalawa. Pero hindi ko kayang isugal ang magiging future ko. Kaya kahit na anong pilit pa niya sa akin, kahit anong tawa, pagiging pa niya ng tawad at kahit anong pagsuyo pa ang gawin niya, ay hindi na talaga ako nagpadala pa, Mama Mia. Tuluyan ko na siyang iniwanan. Ilang buwan din akong nagmukmok dahil sa labis na sakit na nararamdaman ko. Sa tuwing nagtatrabaho ako, Mama Mia, at lagi akong binibiro ni Bernie, ay hindi ako pumapatol sa mga jokes niya. Humingiti lang ako ng tipid. Hanggang sa mapansin niya na parang may nangyayari sa aking hindi maganda. Isang linggo na ganoon ang trato ko sa kanya, tinanong niya ako kung may nangyari bang masama. Doon ko na sinabi sa kanya ang katotohanan. Umiiyak ako noon. Nako, Daisy. May mga lalaki talagang ganyan, pero sana huwag kang mawalan ng pag-asa at paniniwala sa pag-ibig, ha? Darating at darating pa rin yung para sa'yo, sabi niya. Pagkatapos ng trabaho ko, Mama Mia, ako ang magsasara ng tindahan. Gulat na gulat ako nung mula sa likuran ko, habang nagsasara ako ng tindahan ay may biglang nagsalita. Uwi ka na, Daisy? Ay, palaka! Bigla akong sigaw. Natawa siya sa sigaw kong yun. Natawa na rin ako sa reaksyon niya. Si Bernie pala, Mama Mia. Uwi ka na ba? Tara na, ihahatid na kita. Naku, Bernie, malayo yung sa amin. Tsaka, andyan lang naman yung paradahan ng jeep, kaya ayos na ako. Carry ko na. Okay, sige, kung ayaw mong ihatid kita sa inyo, dyan na lang sa paradahan ng jeep. Hinatid niya nga ako, Mama Mia, sa paradahan ng jeep. At yun ang nagiging routine namin araw-araw. Hanggang sa lumipas nga ang isang buwan at naramdaman ko na parang okay na ako. Parang hindi na ako masyadong nakakaramdam ng sakit. Parang hindi ko na masyadong naaalala ang eksena na naabutan ko sa kwarto ng boyfriend ko. At kapag naaalala ko naman, Mama Mia, ay hindi na kasing bigat nung dati. Nagagawa ko ng alalahanin ang bagay na yon na hindi tumutulo ang luha ko. Hanggang sa isang araw ay nakita ko sa palengke ang ex ko. Kasama yung babae niya. Buntis na ito, Mama Mia. Nagawa ko pa silang ngitian. Kaya dun ko naisip na siguro okay na nga ako. Siguro naka-move on na nga ako. Siguro hindi na nga masakit ang kanilang ginawa sa akin. Mama Mia, nagkausap pa kami ng ex ko at humingi siya ng tawad muli sa kanyang nagawa. Wala na yun. Siguro hindi lang talaga tayo para sa isa't isa. Pakasaya kayo, ha? Good luck sa buhay niyo. Yun lang ang sinabi ko at umalis na ako doon. Mama Mia, kakaibang gaan ng pakiramdam ang naramdaman ko nung maibigay ko na sa kanila ang pagpapatawad ko. Alam ko, masakit ang nangyari sa akin. Pero naisip ko, Mama Mia, wala rin namang mangyayari kung hindi ko sila patatawarin. Ako lang din ang magsasuffer sa huli. Kaya yun ang ginawa ko. At nung matapos ko nga silang mapatawad, ay dun ko napansin, Mama Mia, na kakaiba pala talaga ang turing ni Bernie sa akin. Para bang espesyal ako para sa kanya. Hanggang sa isang gabi, nung ihahatid na niya ako sa paradahan ng jeep, ay tinanong ko siya. Bernie, bakit ang bait-bait mo sa akin? Bakit parang lahat ay ginagawa mo, mapangiti lang ako? Tapatin mo nga ako, may gusto ka ba sa akin? Tanong ko sa kanya. Bigla siyang napaubo sa diretsahan kong tanong. Daisy, kasi magagalit ka ba kung sasabihin kong matagal na kitang gusto? Bernie naman, bakit naman ako? Alam mo naman na hindi ako nababagay sa'yo, di ba? Bernie, tindera lang ako samantalang ikaw. Maganda ang trabaho mo. Alam ko, magiging maganda rin ang future mo. Alam ko, sa mga susunod na taon o buwan, baka ma-promote ka pa sa trabaho.
kaya hindi ako nababagay sa iyo, Bernie. Humanap ka ng mga babaeng professional. Yung mga babaeng katulad mo. Stacy, wala naman sa estado ng buhay yun eh. Wala naman sa trabaho yun. Wala naman sa natapos yun. Eh sa mahal kita eh. Alam ko maraming iba dyan. Marami nga akong mga katrabaho na nagpapalipadhangin sa akin. Marami nga silang tinutukso sa akin na mga babae dun sa trabaho namin pero wala naman talaga akong nagugustuhang iba, kundi ikaw lang. Bernie, alam ko pagtatawanan ka lang ng mga katrabaho mo. Ano, isang professional na lalaki humanap lang ng isang tindera para gawing nobya? Ayokong pagtawanan ako, Bernie, kaya pwede ba iwasan na lang natin ang isa't isa? Mama Mia, naramdaman ko naman na gusto ko rin si Bernie. Actually, kaya ako siya pinapaiwas sa akin dahil natatakot ako na baka tuluyan nang mahulog ang loob ko sa kanya. Hindi kasi talaga kami bagay. Langit siya, lupa naman ako. Alam ko na marami ang magtataas ng kilay kung sakali man na ako ang piliin ni Bernie para kanyang maging girlfriend. Hanggang sa hindi nga tumigil si Bernie, Mama Mia. Kahit anong taboy ko sa kanya, kahit anong pagpapaalis ko sa kanya at pang-discourage ko sa kanya ay hindi nangyari yun. Bagkos ay sinimulan pa niya akong ligawan. Lagi siyang may bit-bit na bulaklak para sa akin. Lagi siyang may bit-bit na kung ano-ano. Ano ka ba, Daisy? Tanga ka ba? Bakit di mo sagutin si Bernie? Laging sabi sa akin ng mga kasamahan ko. Alam mo, Daisy, ang swerte-swerte mo. Kasi kapag naging kayo ni Bernie, kapag nagkatuluyan kayo, makakaalis ka rin sa buhay natin ganito. Yung buhay na isang kahigisang tuka. Alam ko naman na totoo ang sinasabi ng kaibigan ko, Mama Mia. Pero hindi ko talaga lubos maisip na magkakatuluyan kami ni Bernie. Kaya lang araw-araw pong pinapatunayan ni Bernie sa akin na tunay ang kanyang naramdaman sa akin. Kaya naman, Mama Mia, natibag niya rin ang ginawa kong pader sa puso ko. Nakapasok rin ang tuluyan si Bernie sa puso ko hanggang sa hindi ko na nga pinigilan ang sarili ko, Mama Mia. Sinagot ko na si Bernie. Talaga, Daisy? Tayo na? Naku, masayang masaya ako. Maraming salamat. Hinding-hindi ka magsisisi. Sabi niya. Pinatunayan naman ni Bernie sa akin na hindi talaga ako magsisisi sa desisyon ko, Mama Mia. Oo, tama nga. Ang iniisip ko nung una. Marami ang nagtataas ng kilay tungkol sa relasyon namin. Marami ang nagsasabi na nililigawan lang daw ako ni Bernie at ginawang girlfriend dahil maganda ako. Pero hindi naman daw kami magtatagal dalawa kasi nga hindi kami bagay. Maraming mga masasakit na salita akong narinig, lalo pa mula sa mga kasamahan niya sa trabaho. Pero Mama Mia, pinatunayan ni Bernie sa akin na hindi niya ako ginawang trophy girlfriend. Pinatunayan niya sa akin na mahal niya ako. Kaya naman hindi na rin ako nagdalawang isip, Mama Mia, na ibigay sa kanyang pagkababae ko. That was nung 7th month sa rin naming dalawa. Mama Mia, inaya niya ako na kumain sa isang mamahaling restaurant. Bakit tayo nandito? Ang mahal dito eh. Sabi ko. Basta para sa'yo, babe. Walang mahal-mahal. Kaya kong i-afford para lahat sa'yo. Sabi niya. Mama Mia, kahit na naiilang dahil hindi naman kagandahan ang suot ko para sa restaurant na yon, ay hindi na rin ako nahiya pa. Inisip ko na lang na bakit ba ako mahihiya sa ibang tao. Si Bernie nga, gandang-ganda sa akin. Gandang-ganda at bagay na bagay raw sa akin kahit anong suotin ko. Bakit ko ba iisipin ang sasabihin ng ibang tao? Hindi naman mahalaga yun, hindi ba? Ang mahalaga ay ang kaming dalawa ni Bernie. Pagkatapos nga ng gabing yun, tapos kaming kumain, Mama Mia, ay inaya ko siya na pumunta sa place niya. Sigurado ka ba, Daisy? Tayong dalawa lang doon. Hindi ko maipapangako sa'yo na
na hindi ko susubukan na may mangyari sa atin. Ayokong matempt tayo. Kung hindi ka pa handa, ayoko na may mangyari sa atin tapos pagsisisihan mo sa huli. Pagkatapos yung sabihin yun ay hinalikan ko siya. At binulong ko sa kanyang mga salitang, "Handa na ako, Bernie." Kaya naman, Mama Mia, dali-dali kaming pumunta sa place ni Bernie. Pagdating namin doon ay wala na kaming sinayang pa na panahon. Agad niya akong hinalikan. Banayad, nahalik at puno ng pagmamahal. "Mama Mia, kahit na nagkaroon na ako ng boyfriend noon ay si Bernie naman ang unang pinag-alayan ko ng aking pagkababae. Kaya nga siguro nagawa ng ex ko na mga liwa noon kasi hindi ko maibigay sa kanya ang dati na niyang hinihiling sa akin. Pero ewan ko ba, kay Bernie, parang napakadali lang bitawan ng pagkababae ko. Parang napakadali lang sa akin na gawin ang lahat, mapatunayan ko lang sa kanya ang pagmamahal ko." Oo, Mama Mia, nakakahiyaman pong isipin, pero yun po talaga at nasa isip ko noon, na wala akong ibang kayang ibigay kay Bernie, na wala akong ibang kayang ibigay sa kanya para patunayan ang pagmamahal ko kundi ang pagkababae ko. Doon sa mismong apartment ni Bernie, Mama Mia, ay paulit-ulit na may nangyari sa amin. Masaya ako dahil hindi naman nagbago ang treatment ni Bernie sa akin kahit na may nangyayari na sa amin. In fact, Mama Mia, kapag nagsisiping kaming dalawa, ay lagi niya akong tinitignan sa mga mata ko. Lagi niyang sinasabi sa akin na mahal niya ako. Yun ang gustong-gusto kong nangyayari sa aming dalawa. Habang magkaugnay at ang mga katawan namin at magkadikit kami balat sa balat. Pagkatapos ay tinititigan niya ako ng mata sa mata at sinasabi niya ang mga salitang, "I love you, Daisy." Para akong dinuduyan sa langit kapag nangyayari ang bagay na yon. Masayang masaya ako sa relasyon namin. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, nalaman namin ni Bernie na buntis ako. 2 linggo na kasi akong delayed noon. Ayokong sabihin kay Bernie pero, Mama Mia, wala naman akong ibang mapagsabihan. Sinabi ko yon sa best friend kong si Tessa. "Sabihin mo na kay Bernie. Anong gusto mo? Mag-PT muna tayo bago mo sabihin sa kanya?" "Girl, natatakot akong mag-PT. Paano kung buntis nga ako?" Tanong ko sa best friend ko. "E di dapat mas malaman ni Bernie yan. Siya naman talaga ang makakapag-desisyon kung anong mangyayari sa inyong dalawa." "Nako, Daisy, huwag mong ilihim sa kanya yan. Karapatan niyang malaman yan. At saka dyan mo na rin masusukat kung talaga bang mahal ka ni Bernie. Kung talaga bang tunay ang pinaparamdam niya sa'yo." Takot na takot ako noon, Mama Mia. Kahit na sinabi ko sa best friend kong si Tessa na tsaka na ako mag-pre-pregnancy test kapag kaming dalawa na ni Bernie, Mama Mia ay pumuslit pa rin ako ng isang pregnancy test kit. Gusto ko munang makasigurado sa sarili ko na buntis ako. Dahil kapag hindi ako buntis, hindi ko na lang sasabihin kay Bernie yun. Ayoko kasi, Mama Mia, na may makasira pa sa aming dalawa. Ayokong masira ang maganda naming samahan. Natatakot ako, Mama Mia. Natatakot ako na baka kapag nalaman niya na posible akong buntis, ay baka magbago ang kanyang nararamdaman sa akin. Pero mas dumoble ang takot ko. Mas dumoble ang takot ko nung malaman kong nagdadalang tao nga ako. Ilang araw pa ang pinalipas ko bago ko kinausap si Bernie. Isang araw, nasa kanyang apartment kaming dalawa dahil weekend yon at wala siyang pasok. Umabsent rin ako sa trabaho ko para magkasama kami buong weekend. Pagkatapos naming magsiping noon, Mama Mia, ay inipon ko lahat ng lakas ng loob na meron ako. "Babe," tawag ko sa kanya. "Babe, bakit? Gutom ka na ba?"
Gusto mo order na tayo ng pagkain? Sabi ni Bernie. Ah, hindi pa naman babe, pero may sasabihin sana ako sa'yo. Ano yun? Babe, mahigit 2 linggo na akong delayed. Baka buntis ako. Ilang saglit siyang hindi umimik. Takot ako noon, Mama Mia. Ano kaya ang sasabihin niya? Iiwanan kaya niya ako? Katulad kaya siya ng mga napapanood ko sa mga teleserye na bigla na lang naglalaho ang lalaki kapag nalaman itong nagdadalang tao ang girlfriend niya? Babe, ano ba? Nakikinig ka ba sa sinabi ko? Tanong ko. Sigurado ka bang buntis ka, babe? Hindi ako sure, baby. Hindi pa kasi ako nag-test. Pagsisinungaling ko sa kanya, Mama Mia. Kung ganun, ilalabas muna ako. Bibili ako ng test kits. Ilan bang gusto mo? Ah, ako na bahala. Sige. At bibili na rin ako ng makakain natin. Mama Mia, pagdating niya, hinuha ako na ang mga pregnancy test kit. Babe, natatakot ako eh. Sabi ko sa kanya. Huwag kang matakot, Daisy. Kung ano man ang resulta niyan, huwag kang mag-alala, hindi kita iiwanan. Pananagutan kita. Mama Mia, yun lang ang gusto kong marinig mula noon kay Bernie. Pagkatapos kong marinig ang bagay na yun, ay para bang napakagaan ng puso ko. Agad ko siyang niyakap at hinalikan at pumasok na ako ng banyo. Pagkalabas ko ay pinakita ako sa kanyang 3 pregnancy test kit na may positibong resulta. Buntis ka nga! Noong malaman niyang buntis ako ay masayang masaya siya at niyakap niya ako. Hindi ka galit? Tanong ko. Bakit naman ako magagalit? Isa pa, masaya ako dahil makakabuo na tayo ng pamilya. At para makumpleto na ang pamilya natin, Daisy, pakasalan mo ako. Magpakasal tayong 2. Sigurado ka? Gulat na gulat pero tuwang-tuwa ako namang tanong. Siguradong sigurado. Bukas na bukas din, uuwi tayo ng probinsya namin. Ipapakilala kita sa mga magulang at mga kapatid ko. Sasabihin ko sa kanila na ikaw ang babaeng pakakasalan ko. Yun nga ang nangyari, Mama Mia. Pumunta kami sa bahay nila. Nung una ay nagalit ang mga magulang niya, lalong-lalo na ang nanay niya. Pero kalaunan ay natanggap na rin naman nila ang sitwasyon namin. Matapos ang halos 2 buwan na preparasyon, ay agad kaming ikinasal sa simbahan ni Bernie. Masayang-masaya ako, Mama Mia. Bubuo na ako ng pamilya kasama ng lalaking mahal ko. Naisip ko noon kaya pala hindi nag-workout dun sa ex ko ay dahil si Bernie pala ang binigay sa akin ng Panginoon. Masayang-masaya ako. Hanggang sa naipinanganak ko na nga ang baby girl naming 2 ni Bernie. Mama Mia, hindi na rin ako pinagtrabaho pa ni Bernie. Naging housewife ako. Habang si Bernie naman ay abala sa pagtatrabaho para sa pamilya namin. At tulad nga nung sinabi ko nung una, na-promote nang na-promote si Bernie. Hanggang sa magkaroon na nga siya ng sarili niyang opisina. Masayang masaya ako para sa asawa ko, Mama Mia. Masayang masaya rin ang parents niya. Alam mo, Daisy, mula nung dumating ka sa buhay ni Bernie, parang mas naging masipag pa ang anak ko. Hindi ko nga lubos maisip na titinuto eh. Ang dami-dami kaya nitong kalukuhan dati. Alam mo ba kung ilan ang babae niyan? Doble-doble ang girlfriend niya nung college. Tawang-tawa ako sa sinabi ng mama niya. Kasi kung titignan mo si Bernie, Mama Mia, mula nung magkakilala kami, akala mo talaga ay napaka-good boy. Pero meron pala talaga siyang mga dating ginagawa. Dala siguro ng kaniyang kabataan. Masaya ako. Mabilis na lumipas ang 10 taon. Mama Mia, mas na-promote pa ang asawa ko. Hanggang sa lumipas na nga ang 16 na taon, Mama Mia. Magti-38 na ako noon. Masayang masaya ako. Masaya ako sa buhay ko.
Pero Mama Mia, kahit naman ganun kami kasaya ni Bernie ay meron naman kaming mga pagsubok na paunti-unti. Meron yung mga selosan na pakonti-konti, pero naaayos din naman namin kaagad. Kaya lang, nung na-promote na naman si Bernie sa kanyang trabaho, doon na nag-umpisang magbago ang lahat sa amin. Mama Mia, 39 years old na ako noon, habang si Bernie naman ay 44 years old. Ang sabi nga nila, life begins at 40. Hindi ako naniniwala noon nung una. Kaya lang, nung na-promote na si Bernie, Mama Mia, kasabay nito ay pagkakaroon niya ng mas malaking opisina at pagkakaroon niya ng sarili niyang sekretarya. Dito na ako nagsimulang magduda sa kanyang sekretarya, Mama Mia. Itago na lang natin siya sa pangalang Angelie. Si Angelie ay bata. Siguro nasa 28 o 29 lang siya. Maganda rin siya, Mama Mia. Payat, sexy. Nakilala ko siya nung minsang pinuntahan ko sa opisina niya si Bernie at dalhan ko siya ng lunch. Mama Mia, nakita ko pong parang masyado silang dikit dalawa habang nag-uusap nang may pinapapirmahan si Angelie sa asawa ko. Hindi pa nila ako masyadong napansin na nakapasok na pala ako sa loob. Tumikim ako para mapansin nila. Babe, andito ka pala. Bati ni Bernie. Babe, dinalan kita ng lunch mo. Ah, sige, lagay mo na lang dyan, babe. Busy pa kami. Si Angelie nga pala, sekretary ko. Hi, ma'am. Bati niya sa akin. Ewan ko ba, Mama Mia, pero nakaramdam ako ng kakaiba noon. Nagsiselos ako. Masyado kasi talaga silang madikit pero pilit kong binabaliwala ang bagay na yon. Umuwi ako sa bahay pero kahit na anong gawin ko ay hindi talaga maialis sa isipan ko ang nakita ko, Mama Mia. Parang napaka-komportable nila sa isa't isa kahit na kay bago-bago pa lang nilang magkatrabaho. Mama Mia, dun ko na rin unti-unting napapansin ang pagbabago ni Bernie. O, dati naman siyang nag-o-overtime. Pero ngayon, mas matagal siyang umuwi. Paminsan-minsan ay madaling araw na siya kung umuwi, Mama Mia, at aalis din agad kinabukasan. Maagang maaga dahil lagi siyang may lakad. Lagi siyang busy, mga site daw na kailangan nilang puntahan. At syempre sa mga site visit na yon ay lagi niyang kasama si Angelie kasi nga bukod sa kanyang secretary ay assistant niya rin ito. Mama Mia, kakaiba na talaga ang nararamdaman ko. Hanggang sa sinabi ko ang mga bagay na ito sa best friend kong si Tessa. Sigurado ka, girl? Sigurado ka na may ginagawang kababalaghan yung si Bernie? Tanong niya. Girl, ngayon lang ako nakaramdam ng ganito eh. Sa tagal ng panahon na nagsasama kami bilang mag-asawa, ngayon lang ako nagselos ng ganito. Hindi ko maipaliwanag eh. Nako, Daisy, baka yan na yung tinatawag nilang woman's intuition. Alam mo ba, na bago magloko ang asawa ko, yan na yan din ang pakiramdam ko. Pero binabaliwala ko eh. Kahit nasa harapan ko na ang mga ebidensya, hindi ko pinapansin kasi nga mahal na mahal ko yung mokong na yun. Pero nalaman ko isang araw, iiwan na niya ako dahil sasama na siya sa ibang babae. Kahit na matindi yung pakiramdam ko noon na may kinakalantari siyang iba ay hindi ko pinapansin. Nine-neglect ko. Kasi ang gusto ko ay maprotektahan ang marriage namin. Kaya kung ako sa'yo, huwag mong ineglect yung nararamdaman mo. Hindi ko naman sinasabing totoo yan, pero alam mo kasi tayong mga babae, binigyan tayo ng Diyos ng ganyang klaseng abilidad. Yung nakakaamoy kahit wala pang nakikita. Kaya huwag mo yung babaliwalain ha. Payo ni Tessa sa akin sa kabilang linya nung tinawagan ko siya. Mama Mia, dahil sa naging payo ni Tessa, ay mas lalo patuloy akong naging observant. Hanggang sa isang araw, Mama Mia. Tinawagan ko si Bernie at sinabi ko sa kanya na birthday ni Tessa sa susunod na linggo.
weekend yon at nag-aya ang best friend ko na mag-overnight swimming kami. Kasama si Bernie at ang anak namin. Pero maaga nang nagsabi ang anak ko na hindi siya makakasama dahil may activity raw siya sa school. Sorry na babe, hindi rin ako makakasama eh. May seminar kasi kami. Kailangan kong pumunta ng Baguio noon. Sabi niya. Ikaw lang mag-isa? Tanong ko. Siyempre hindi. Kasama ko yung iba kong mga katrabaho. Kasama rin ba ang sekretary mo? Tanong ko. Ano ba yung tanong mo ha, Daisy? Bakit bigla kang naging interesado sa sekretary ko? And para sagutin ang tanong mo, yes, kasama siya. Nararapat lang dahil sekretary ko siya, hindi ba? Sabi niya. Mama Mia, sa tanang buhay ko at sa buong pagsasama naming dalawa ni Bernie, minsan kahit na tinatanong ko siya tungkol sa ibang babae, hindi naging ganoon ang sagot niya. Parang kakaiba siyang sumagot ngayon. Parang defensive. Ayokong mag-away kaming dalawa kaya binaliwala ko na lang yun. Mag-isa ka na lang na pumunta kay Tessa ha? At yun nga ang nangyari. Gusto ko nga sana silang sundan sa Baguio pero magmumukha lamang akong timang doon. Minabuti kong pumuntahan si Tessa sa bahay niya. Walang naging anak si Tessa at ang dati niyang asawa. Kaya naman, libreng magliwaluyo itong kaibigan ko. So, sana tayo mag-overnight? Tanong ko. Naku, napaka-boring kung tayong dalawa lang ang magsuswimming. Gusto ko, magpakabuhay dalaga tayo nitong weekend. Friday night, tsaka Saturday night. Tayong dalawa lang. Magpapakabuhay dalaga tayo at magbabar tayo. Tessa, napakatanda na natin para sa bar ha? Anong matanda? Hello, hindi pa tayo nagpo-40. Ako, magti-39 pa lang. Ikaw, magpo-40 pa lang sa susunod na buwan. Kaya, chill ka nga dyan. Kailangan din natin ito, no? Kailangan nating magliwaliw. Baka makahanap pa tayo ng mga papa doon. At, Daisy, kailangan mo nang tumikim ng iba. Kailangan mong mag-loosen up, girl. Kung si Bernie, kinakalintari yung sekretary niya na hindi mo alam baka magkasama sila ngayon at iisa pa ang kanilang kwarto. Kaya ikaw, naku, huwag kang magmukmuk. Gawin mo kung anong ginagawa ng asawa mo. Payo ni Tessa. Mama Mia, hindi ko talaga maisip ang sarili kong gawin ang mga bagay na yon. Kahit naman hindi ako dalagang Pilipina noon, ipinipreserve ko naman ang pagkababae ko. Kaya ang ginawa ko ay tinawagan ko si Bernie. Kaya lang Mama Mia, nakailang ulit na akong tawag ay hindi ito sumasagot. Last na Daisy. Last tawag mo na at kapag hindi pa sumagot, wag kang sumama kay Tessa. Sabi ko noon sa sarili ko. Pero nung tinawagan ko yon Mama Mia, ay boses ng babae ang sumagot sa kabilang linya. Hello? Ma'am Daisy? Ah, nasa banyo pa po, naliligo pa si Sir Bernie. Sabi niya. Doon ay nag-init talaga ang tenga ko. Bakit nasa kanya ang cellphone ng asawa ko? At bakit nasa banyo si Bernie pagkatapos iniwanan niya ang cellphone niya kay Angelie? Hindi kaya tama si Tessa? Hindi kaya magkasama ang asawa ko at ang sekretarya niya sa iisang hotel room? Dahil sa sobrang galit na nararamdaman ko noon, Mama Mia, ay sumama ako kay Tessa. Nag-party kaming dalawa. Hanggang sa makilala namin ang isang grupo ng kabataan. Well, hindi naman kabataan, siguro na sa mga early 30s o late 20s ang mga lalaking sumama sa table namin ni Tessa. May kakilala kasi siya doon. Hanggang sa doon nakilala ko si Darwin, Mama Mia. Hi, I'm Darwin, sabi niya. Daisy, sabi ko sabay abot ng kamay niya na inilahad niya sa akin. Pwede ba kitang isayaw? Ayoko sana Mama Mia pero pinandilatan ako ng mata ni Tessa. Pagkatapos ay bumulong ito sa akin. Go na girl,
Yamin niya oh. Alam kong type ka niya. Hayaan mo yung asawa mo. May kasama rin bata yun. Kaya i-enjoy mo rin yung batang nasa harapan mo ngayon. Sabi ni Tessa sa akin. Mama Mia, ginawa ko nga ang sinabi ni Tessa. Nakipagsayaw ako kay Darwin. Hanggang sa hindi ko na namalayan, Mama Mia, na dikit na pala ang katawan namin sa isa't isa. Nalalango na rin ako sa alak noon. Wala na ako sa sarili ko. Ramdam na ramdam ko na ang labi ni Darwin na nasa leeg ko habang sumasayaw kaming dalawa. Hindi ko na rin napigilan pa ang init na aking naramdaman. Mama Mia, oo. Nung inaya ako ni Darwin na umalis sa lugar na yon ay sumama ako sa kanya. Nagbook kami ng taxi at saka pumunta kami sa pinakamalapit na motel. Nung papasok na kami ay gusto kong umayaw. Gusto ko siyang pigilan. Pero bigla na namang pumapasok sa utak ko yung eksenang nadatnan ko sa opisina ng asawa ko na magkadikit silang dalawa ni Angeli. Naisip ko rin, Mama Mia, na baka nga sa panahon na yun ay nasa kama rin ang asawa ko kasama ang sekretarya niya. Kaya naman pinabayaan ko na ang sarili ko. Pumasok na ako sa loob ng kwarto ng motel. Binigay ko na kay Darwin ang performance of my life. Oo, binigay ko sa kanya ng todo-todo ang sarili ko nung gabing yun. Mama Mia, kakaiba ang naramdaman ko. Hindi na kami ganito mag-sex ni Bernie. Sa katunayan yan, Mama Mia, ni halos hindi na kami nagsisex dalawa. Siguro na wala na ang spice sa pagitan naming mag-asawa. Pero heto, isang batang-batang lalaki, nagpapakasasa sa katawan ko. Na para bang gandang-ganda siya sa katawan ko, Mama Mia. Kahit na ang totoo ay may edad na rin ako. Pero, hindi sa pagmamayabang, Mama Mia. Kahit na mag-40 na ako ay hindi pa naman halata sa katawan ko. Alaga ako kasi ang katawan ko sa gym dahil wala naman akong ibang ginagawa sa bahay. Mama Mia, nakakahiyaman pong aminin pero nag-enjoy po ako sa escapade naming dalawa yun ni Darwin. Buong weekend po kami sa motel room na yun. Tinatawagan ako ni Tessa. Nung sinagot ko siya ay tinanong niya kung nasaan ako. Sinabi ko sa kanya na magkasama kami ni Darwin. Tawang-tawa siya sa akin. Yan! Tama yan! Mag-enjoy ka! Huwag mo kong gayahin na nagpakatanga sa lalaki. Kung anong kayang gawin ng mga lalaki, kaya na rin natin gawin. Kaya nilang magloko, pwes mas kaya natin. Tandaan mo, Daisy, maganda ka. Marami ka pang maaakit. Naakit mo nga yung batang-bata na si Darwin, di ba? Kaya girl, enjoy mo lang yan ha, sabi niya. Mama Mia, nung matapos ang weekend ay umuwi ako sa bahay namin. Naaalala ko pa rin ang mga ginagawa namin ni Darwin. Naaalala ko ang bawat haplos niya, ang bawat halik niya, at ang bawat pagpasok niya sa akin. Iba talaga kapag bata pa. Pero Mama Mia, kasabay ng pag-alala ko sa mga nangyari sa amin, ay ang pagpasok naman ng guilt sa katawan ko. Guilty talaga ako sa nangyari. Nakarating na rin si Bernie sa bahay. Mama Mia, tinanong ko siya kung kumusta ang weekend niya. Sabi niya okay lang daw, busy daw sila sa trabaho. Hindi na siya nag-elaborate pa. Inantay ko na tanungin niya sa akin kung bakit ako tumawag. Pero hindi niya binanggit. Hindi niya rin binanggit kung bakit si Angeli ang nakasagot ng tawag ko. Para bang wala lang sa kanya yon. Hanggang sa tinanong ko siya, Mama Mia. Sinabi ba ni Angeli sa'yo na tumawag ako? Tanong ko. Oo, sinabi niya. Pero naging busy na kami. Bernie, bakit nga pala si Angeli ang may hawak ng cellphone mo? Pwede ba, Daisy? Napakasakit na ng ulo ko sa dami ng deadlines ko. Napakasakit na ng ulo ko sa dami ng gagawin at iniisip ko.
pwede bang huwag ka nang dumagdag pa? Sabi niya. Mama Mia, doon ako nakumbinsi. May ginagawa ngang milagro ang asawa ko. Dahil kung hindi, bakit siya magagalit ng ganon? Ilang minuto ba ang makukuha ko sa oras niya para ipaliwanag niya sa akin kung anong nangyari? Pero hindi niya ginagawa. Hanggang sa isang araw, pumunta na naman ako sa opisina ni Bernie para magdala ng lunch. Mama Mia, walang katao-tao sa labas dahil naka-lunch break daw ang lahat. Kaya agad na akong pumasok sa opisina niya. Pero huling-huli ko po sila, Mama Mia. Huling-huli ko na isinusuot ni Bernie sa mga kamay ni Angeli ang isang bracelet. Ma'am Daisy, mali po kayo ng akala, agad na sabi ni Angeli. Hayaan mo nga siya, Angeli. Hayaan mo siyang isipin kung anong gusto niyang isipin. Mama Mia, tinitigan ko lang talaga si Bernie. Hindi na siya ang asawang alam ko. Hindi na siya ang asawang kilala ko. Parang nagbago siya. Agad akong umalis sa opisina niyang yun. Sakto naman, Mama Mia. Sakto na tumawag si Darwin nung papalabas pa lang ako sa building na yun. Kahit na sinabi ko sa sarili ko na one weekend lang ang kahibangan kong yun, dahil sa sobrang galit na naramdaman ko kay Bernie, ay agad po akong pumayag nung sinabi ni Darwin na gusto niyang makipagkita. Nagkita kami sa isang motel. Agad kaming nag-sex doon. Nagpapakasasa sa katawan ng isa't isa. Lagi kong pinapasok sa isipan ko. Hindi ako dapat nagmumukmok. Dapat ine-enjoy ko rin ang buhay ko katulad ng pag-e-enjoy ni Bernie sa buhay niya. Life begins at 40, hindi ba? Malapit na rin naman akong mag-40. Kaya siguro, ito na ang magiging panibago kong buhay. Pero Mama Mia, nung makauwi na ako ng bahay at nakita ko ang anak ko na naghahanda ng makakain namin, ay bigla naman akong tinubuan ng konsensya. Hindi ako magandang halimbawa para sa anak ko. Babae pa naman siya. Kaya naisipan ko na tigilan na ang saming dalawa ni Darwin. Tinext ko si Darwin, Mama Mia, at sinabi kong huli na naming pagkikita yun. Dinilit ko na rin ang number niya. Pero agad-agad siyang tumawag. Bakit? Ayaw mo ba? Hindi mo ba nagustuhan ang mga ginawa natin? Darwin, please. Hindi ito tungkol doon. May asawa akong tao, may anak pa ako. Kaya please. Please, wag na. Tigilan na natin to, okay? Sabi ko sa kanya. Hindi. Hindi ako papayag na basta-basta mo lang ako bibitawan, Daisy. Oo, alam ko. Ilang ulit lang na may nangyari sa atin pero ramdam kong mahal na kita. At alam ko rin na mahal mo ko. Darwin, hindi kita mahal. Oo, siguro. May pagnanasa ako sa'yo. Oo, nag-e-enjoy ako naka-sex ka. Dahil nga, bata ka pa. Mahaba pa ang stamina mo. Marami kang mga ginagawa na hindi ginagawa ng asawa ko. Pero hindi ibig sabihin nun na mahal na kita. Kaya please, tigilan mo na ako. Kapag tinawagan mo pa ako, ibablock na talaga kita. Sabi ko sa kanya. Agad kong binaba ang telepono, Mama Mia, at sinamahan ang anak ko sa kusina para maghanda ng aming makakain. Sinabi ko sa sarili ko, nakaganti na ako kay Bernie. This time, babawi ako sa kanya. This time, babawiin ko ang asawa ko mula sa sekretarya niya. Mama Mia, naging sweet ako kay Bernie. Pero kahit na ganoon ay hindi pa rin niya maipakita sa akin ang dati niyang sweetness. Hanggang sa isang umaga, pagkagising ko at maghahanda sana ako ng umagahan namin pero wala na sa tabi ko si Bernie. Pagkalabas ko, Mama Mia, ay humihigop na siya ng kape at bihis na. Bernie, saan ka pupunta? Sabado ngayon, di ba? Tanong ko. Ako, nakalimutan kong sabihin sa'yo, Daisy. May gagawin pala kami. Meron kaming seminar. Dalawang araw din yun. Seminar? Sinong kasama mo? Sige na, andyan na sila sa labas. Babay na.
Pagbukas niya ng pintuan, Mama Mia, ay sinundan ko siya. Pagbukas niya ng gate, ay nakabukas ang van na sasakyan nila. At sa loob ng van, nakita ko sa loob si Angeli. Naka-shorts lang ito at naka-spaghetti strap. Meron bang magse-seminar na gano'n ang outfit? Mama Mia, tiningnan pa ako ni Angeli at saka kumaway pa siya sa akin at ngumiti. Parang inaasar niya talaga ako. Tinawagan ko si Tessa. Sinabi ko sa kanya ang buong pangyayari. Daisy, hindi ka pa ba nagsasawa? Tunay na may relasyon yung dalawang yan. Kaya please, huwag ka nang paawa sa sarili mo. Enjoy mo ang buhay mo. Pagkasabi niya noon, Mama Mia, ay binalikan ko ang call log registration ko. Hinanap ko ang numero doon ni Darwin. Ako na ang tumawag sa kanya. Tinawagan ko siya at sinabi kong magkita kaming dalawa. Agad-agad namang pumayag si Darwin. Mama Mia, nagpunta kami sa paborito naming motel. May nangyari sa amin ang paulit-ulit. Nung matapos na kami ay tinanong ako ni Darwin. So anong ibig sabihin ito? Tayo na ba? Tuloy-tuloy na ba ito? Tumawa ako at hinalikan ko siya sa labi at pumatong ako sa kanya. Ako na ang nag-initiate na may mangyari sa amin. Ano, nagustuhan mo ba ang sagot ko? Tanong ko. Gustong gusto. Daisy, payag akong maging pangalawa. Payag ako kahit patago tayong dalawa. Basta huwag tayong tumigil, ha? Masaya ako eh. Ikaw lang ang nakakasatisfy sa akin ng ganito. Sabi niya. Mama Mia, epokrita ako kung hindi ko aaminin na si Darwin lang din ang nakakapagsatisfy sa akin pagdating sa kama. Kaya naman, pumayag na ako na maging secret lover ko siya. Bakit pa ba ako makokonsensya? Asawa ko nga, harap-harapan akong niloloko. Kaya hahayaan ko siya sa gusto niya. Tama si Tessa. Kung anong kayang gawin ng mga lalaki, kaya na rin nating mga babae. Kaya naman nagpatuloy ang bawal naming relasyon ni Darwin. Hanggang sa dumating ang araw ng kaarawan ko. Mama Mia, tinawagan ako ng anak ko. Ang sabi niya mag-lunch daw kaming dalawa dahil mamaya daw ay hindi siya makakasama sa amin ng dinner dahil may gagawin daw siya. Pinagbigyan ko ang anak ko. Wala rin naman sigurong magiging celebration sa birthday ko dahil busy naman ang asawa ko. Pumunta kami sa isang malapit na restaurant. Mama Mia, kala ko ay uupo kami sa isa sa mga table doon. Pero ang sabi ng anak ko, doon kami sa conference room ng restaurant na yun. Gulat na gulat ako, Mama Mia. Dahil pagkapasok ko doon ay nandun ang mga kamag-anak ng asawa ko. At doon din si Bernie. Andun din si Angeli na may kasamang lalaki at nagkayakap pa silang dalawa. Happy birthday, love. Pasensya ka na. Pasensya ka na kung naging busy ako sa mga lumipas na mga buwan. Marami lang talaga akong inaasikaso. Pero hahayaan mo, babawi ako sa'yo. Eto o, regalo ko. May inabot siya sa aking isang maliit na box. Nung binuksan ko ang box na yun, Mama Mia, ay gulat na gulat ako. Dahil yun yung bracelet na nakita kong isinuot niya noon kay Angeli. Lumapit naman si Angeli sa akin. Oo, ma'am. Pinasukat niya lang sa akin yan. Kasi sabi niya, hindi naman tayo halos magkalayo ng katawan eh. At eto nga pala yung asawa ko. Magpapakilala niya sa lalaking kasama niya. Napahiya ako, Mama Mia. Hiyang-hiya talaga ako. Kaya naman humingi ako ng tawad sa kanya. Naku, Angeli, pasensya ka na ha. Pasensya ka na't pinagdudahan kita. Naku, wala na yun, ma'am. Siguro naman kung ako ang nasa katayuan mo, yun din ang mararamdaman ko eh. Asawa din ako kaya naiintindihan ko. Sabi niya. Umiti ako sa kanya at bineso-beso ko siya. Mama Mia,
hindi ko talaga maintindihan ang bigla-biglang pagpasok ng guilt na nararamdaman ko nung mga panahon na yon. Iba, Mama Mia. Nakaiba. Nagkasala ako sa asawa ko. Nagkasala ako dahil ang inaakala ko ay una siyang nagkasala sa akin. Pagkatapos ng gabing yon, ay hindi kami umuwi ni Bernie. May pinabook daw siyang hotel room para sa aming dalawa. Babawi daw siya sa akin. Pagdating ko sa hotel room, Mama Mia, ay punong-puno yun ng mga bulaklak. Ano to, Bernie? Sabi ko. Para sa'yo, mahal ko. Sabi ko naman, babawi ako, diba? Alam kong marami akong pagkukulang sa'yo. Pero babawi ako. Promise. This time, sasama ka na sa lahat ng mga conference ko. This time, sisiguraduhin ko na hindi nauubos ng trabaho ko ang lahat ng oras ko. Bibigyan kita ng oras. Mahal na mahal kita. Ikaw lang at wala ng iba. Kaya please, please wag mo sanang iisipin na may iba akong babae. Wala. Mula noon hanggang ngayon. At hanggang sa susunod pa na mga bukas at hanggang sa mamatay tayong dalawa, ikaw at ikaw lang ang pipiliin at mamahalin ko. Tandaan mo yan, Daisy. Madamdamin yang saad sa akin. Mama Mia, mas lalo tuloy akong na-guilty. Hinalikan niya ako. Banayad. Katulad ng mga naging halik niya nung unang gabi na may nangyari sa aming dalawa. Mama Mia, habang may nangyayari sa aming dalawa ng asawa ko, ay nagigilty naman ako. Hindi ko malaman kung paano ko sasabihin sa kanya ang katotohanan. Na dahil sa pag-aakala kong may ibang babae siya, na dahil sa sobrang galit na nararamdaman ko dahil sa tinatawag nilang woman's instinct, ay nagkasala ako sa kasal naming dalawa. Paano ko ba yun aaminin, Mama Mia? Kinabukasan nung mag-check out na kami, ay agad kong tinawagan si Darwin. Palihim pa akong pumunta noon sa banyo ng hotel para walang makakita sa akin. Mama Mia, hindi sumasagot si Darwin. Kaya tinext ko na lang siya. Darwin, pasensya ka na. Nagkamali ako ng akala. Walang babae ang asawa ko. At gusto kong ayusin namin ang pagsasama namin. Makakahanap ka rin ng babae na para sa'yo. Ng babaeng magmamahal sa'yo. Ng babaeng higit pa sa'kin. Marami pang higit sa'kin. Kahit sabihin mong magaling ako sa kama pero marami pang mas magaling sa'kin. Pasensya ka na, Darwin. At maraming maraming salamat sa mga alaala. Yun lang ang tinext ko sa kanya at lumabas na ako. Habang nasa sasakyan kaming dalawa ni Bernie pa uwi ng bahay, ay biglang nag-ring ang cellphone ko. Buti na lang talaga, Mama Mia, at naka-vibrate lang yun. Noong tignan ko, Mama Mia, ay nakita kong rumehestro doon ang numero ni Darwin. Agad ko yung kinansel at blinak. Ayoko na masira ang pamilya namin. Mama Mia, desidido na ako nakalimutan ang naging pagkakasala ko sa asawa ko. Desidido na akong ibaliwala at ibaon sa limot ang lahat. Desidido na akong magsimulang muli. Mama Mia, lumipas ang mga linggo na naging maayos naman ang pagsasama naming dalawa ni Bernie. Tulad ng pinangako niya, ay ginawa niya ang lahat para makabawi sa akin. Ginawa niya ang lahat para maging mas maayos kaming dalawa. Nakita ko ang pagsisikap ng asawa ko. Nakita ko rin, Mama Mia, na ginagawa niya ang kaniyang mga pinangako. Hindi na siya masyadong natatagalan sa mga overtime niya. Pero Mama Mia, hindi pa nag-iisang buwan matapos maayos ang relasyon naming dalawa, ay gulat na gulat ako. Dahil Mama Mia, may bagong empleyado sina Bernie sa kanilang opisina. Nakita ako yun nung minsan akong pumunta para dalhan ulit ng lunch ang asawa ko at si Angeli. Walang iba, Mama Mia, kundi si Darwin.
Pinakilala pa siya sa akin ni Bernie bilang bago nilang liaison officer. Hi, ma'am. Nice to meet you. Pangiti niyang sabi sa akin pagkatapos ay kinamayan niya ako. Pero lihim niyang pinisil ang kamay ko, Mama Mia. Nung papaalis na ako ay bigla niya akong hinabol. Mama Mia, sa labas ng opisina nila ay sinabi niya sa akin. Hindi niya raw ako titigilan. At sasabihin niya raw ang lahat sa asawa ko kung hindi ako papayag na may mangyari ulit sa aming dalawa. Natatakot ako na malaman yon ni Bernie, Mama Mia. Natatakot ako na masira ang pagsasama namin. Natatakot ako, Mama Mia, na malaman ng lahat na ganitong uri ako ng babae. Kaya pumayag ako. Pumayag ako na may mangyari ulit sa amin ni Darwin. Ngayon, Mama Mia, ay magtatatlong buwan na napalihim na nagkikita kaming dalawa ni Darwin. Ayoko na ng ganito, Mama Mia. Ayoko na ng feeling na ganito na lagi akong nagigilty sa asawa ko. Pero ano ba ang gagawin ko? Natatakot akong malaman ni Bernie ang totoo. Natatakot ako, Mama Mia, na kapag nalaman niya ang katotohanan ay baka iwanan niya ako. Baka masira ang pamilya namin. At kung titigilan ko naman ang relasyon ko kay Darwin, alam kong totohanin niya ang binanta niya sa akin. Mama Mia, maraming ebidensya sa akin si Darwin. Marami siyang ebidensya na may nangyayari sa aming dalawa. May sinend pa siya sa aking mga pictures. Ang sabi niya, ipapadala niya raw yun sa asawa ko kapag bigla ko na lang siyang iniwanan sa ere. Ano ba ang gagawin ko, Mama Mia? Tama bang patuloy akong makikipagrelasyon kay Darwin? Mapanatili lang lihim sa asawa ko ang naging kasalanan ko? Please tulungan niyo po ako, Mama Mia, dahil itong lito na po ako. Guilty na po ako sa mga nangyayari. Lubos na gumagalang, Daisy. Nako, Daisy, ano ba itong mga letter sender natin ngayon? Mga babaeng, mga napariwara ang buhay. Sumama sa ibang mga lalaki na hindi nila asawa, nakikipagsiping sa hindi nila asawa. Nako naman, napahamak ka tuloy sa woman's instinct na yan. Alam mo, hindi ka naman napahamak sa woman's instinct mo. Napahamak ka dahil sa galit mo. Napahamak ka dahil sa kagustuhan mong maghigante. Yun talagang masama. Alam ko bilang isang tao, no, masarap sa feeling yung nakakaganti ka. Masarap sa feeling yung naiparamdam mo sa mga taong nanakit sa'yo, yung sakit na nararamdaman mo. Alam ko, masarap yun sa pakiramdam bilang isang tao. Pero wala po talagang magandang naidudulot ang paghihigante. Lalo lang tayong nailulubog nito sa putik. Tulad ng nangyari kay Daisy. Ito namang asawa niya, ito namang si Bernie. Nako, kayong mga lalaki, please. Matuto naman kayong makipag-communicate sa mga partners niyo, sa mga asawa niyo. Alam namin na busy kayo, alam namin na litong-lito ang isip niyo, marami kayong iniisip at ang mga lalaki hindi po nila kayang mag-multitask. Kaya naguguluhan sila, kaya nai-stress sila. Pero sana kapag may tanong, sagutin niyo naman ng maayos. Hindi katulad nitong si Bernie, hindi sinasagot ng maayos. Kaya ayan tuloy, mas lalong lumala ang pagdududa ni Daisy, di ba? Pero, Daisy, eto nga, kapag wala kang ebidensya, please do not conclude. I was an accounting student dati at sa amin po, sa mga accounting subjects namin, do not assume unless stated. Kapag wala kang ebidensya, kapag hindi mo talaga nakita, kapag hindi talaga umamin sa harapan mo, huwag kang mag-assume. At saka, ito talaga ang pinaka, no? Huwag kang gumante. Kung nasasaktan ka, bitawan mo, iwanan mo. Huwag kang gumante ng bagay na ginagawa niya rin or iniisip mong ginagawa niya kasi baka matulad ka kay Daisy. Well, Daisy, sa akin naman, ang maipapayo ko, lagi po talaga akong naniniwala na the truth will set you free.
Veritas Leveravit Vos. Pero, basta saan ba't malalaman at malalaman din ni Bernie ang katotohanan, lalo pat binabantaan ka ni Darwin. Kung ako sa'yo, makikipag-usap ako ng maayos kay Bernie at aaminin ko sa kaniyang katotohanan. Kung ano man ang magiging desisyon niya, nasa kanya na yon. Kung iiwanan ka man niya, kung maghahanap man siya ng iba, nasa kanya na yon. Pero sana pag-usapan niyo, ipaliwanag mo sa kanya kung bakit mo nagawa ang mga bagay na yon. Baka sakaling maintindihan ka niya. Pero nasa sayo pa rin ang huling desisyon. At hindi naman talaga ako magaling mag-advise. Ako nga hindi ko na nasusundan yung advices ko. Pero humingi ka ng tawad sa Diyos. Kausapin mo yung Diyos, magpagabay ka sa Kanya. Kung ano ang dapat mong gawin. At kung kayo na nakikinig ngayon, kung may payo kayo sa ating letter sender na si Daisy, please huwag kayo mag-hesitate. Comment down below sa inyong mga payo para naman makapag-isip-isip itong si Daisy kung ano ba ang dapat niyang gawin. Kung nagustuhan niyo ang kwento ni Daisy, please do not forget to like and share. Do not forget to subscribe to our channel. Click the notification bell para lagi kang updated sa bawat video na ilalabas natin sa channel na ito. At kung meron ka pang mga hindi pa naririnig na mga kwento natin, kung bago ka pong subscribe, subscribers. Marami na tayong kwento, mga almost 200 na ba ang content natin, di ko alam. Parang lagpas 200 na nga. So please, panoorin nyo, pakinggan nyo kapag meron kayong mga spare time. O di kaya gusto nyo lang ng background habang nag-iisip kayo, nagmumuni-muni o nagluluto o kaya may iba kayong ginagawa. Please do click the videos and watch or listen to our stories. Baka dun kayo makahanap at makahugot ng inspirasyon sa buhay. Kung may sarili ka rin kwento, huwag kang mag-atubiling ikwento yan sa amin. Mag-email ka lamang, mamamiacdo0317@gmail.com. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia, ang tagahatid nyo ng kwento. Magandang araw sa inyong lahat.